good morning guys. This is Mats. Pakilala po ako sa inyo. Ako po si Mats. Bale, first vlog ko po to. This is my first vlog. Samahan niyo po ako. Papunta po ako ngayon ng Pine Subdivision. Invite po tayo ng kaibigan natin na mag-rides ngayon. So, on the way na po tayo o papunta na tayo sa Pine Subdivision. So, andito po tayo sa Bonifacio. Dito po tayo dumaan kasi dito yung mas malapit. So, it's 3rd of May ngayon, 2021. It's a sunny day, ganda po ng araw. Talagang summer na. Actually guys, ang mga vlog ko pala is yung mga tourist destinations dito sa Baguio. So ang mga pupuntan natin, yung mga tourist spot na usually binibisita ng mga tourist. So this is my first vlog. So if you have comments and suggestions, mag-like or mag-comments po kayo sa baba para ma-improve pa natin yung ating mga vlogs. Actually, first time kong maging vlogger. So, trinay ko lang. Pero actually, nag-motor ako. Natuto lang ako mag-motor. Bali, 1 year na ngayon. Simula yung last year, ECQ, doon po ako nag-practice. So, na-enjoy ko naman ang motor kasi ang dating gamit ko, sasakyan. So, makapag-practice na ako, actually motor na lang yung ginagamit ko, hindi na ako kasi efisit sa gasolina. Kung may pupuntan ka, wala kang problema sa paradaan. Kasi usually ang nagiging problema sa sasakyan, kung lumalabas ka or pumupunta ka ng magbibisita ka ng mga kaibigan or may pupuntan kang mga park or sa Burnham Park, etc. Usually ang problema po is yung parking. So pag motor ang dala mo, wala kang problema kasi isisinit-sinit mo lang or mas konti kasi ang space ng kinakain. So actually ang mga advantages ng motor marami. Marami, may disadvantage din. Pero mas okay yung mga advantages i-compare sa sasakyan kasi usually number one na lang gas. Lalo na po ngayon, mahal ang gasolina. Actually, natuto lang ako na intanya akong mag-motor kasi may nagtangla sa akin ng motor, Mio. Mio pa noon yung gamit ko. So, yung motor na yun, yun po ang ginamit kong pinagtak siya. So, hanggang ngayon, bumili rin nung kinuha niya sa akin yung motor, napilitan ko akong bumili ng Mio rin. Pero in the habang tumatagal ko, parang nailitan na ako sa sa Mio, kaya naisipan kong nag-swap sa Mio. Dito na yung gamit po natin. Bumili pa kina kasi yung mga kaibigan ko, pinagtatawanan ako Sikat daw ang liit ng motor ko Kasi ang height ko 5'9". So talagang maliit na Tsaka ang tingin ko parang pang babae kasi ang Mio. Pero ang advantage just lang ng Mio, naman siya, mas tipid sa gas. Marami kang maikakarga na mga kunyari na malingke ka, may bayong, pwede mo siyang ilagay sa harap. Hindi tulad nito, may ganyan siya, mahirapang pa. So andito na po tayo sa Marcos Highway. Ito po, Marcos Highway na po to.
po tayo dadaan. Kasi Pine Subdivision po yun eh, papunta ng Santa Lucia. Actually, itong area na yun, golf course po. Oo, dadaan po tayo ng golf course. So, dito tayo dumaan, mas malapit. Kasi pwede rin dumaan po sa Naguilan Road, kaso mas malayo na. Kasi galing po tayo ng Sibulong Gonta. Pag pa rin po ng Marcos Highway ito. Actually, itong Marcos Highway, mga guys, nag-widening po sila dito eh. Ang dami pong na-demolish na mga stakyo tulad ng ito. Mga yan. Marami pong na-demolish. So, yan, ongoing pa yung demolition. Bali, nag-wide naman siya. Talagang lumuwang siya sa part sa bababo. So, talagang makikita mo yung mga improvement, mga project. Simula nung umupo si Pangulong Duterte. Actually guys, ako pag nagmo-motor ako, mga 50 to 60 lang ang maximum ko, hindi ko binibigit lang. Kasi hindi natin alam ang disgrasa eh. Pero pag makita ko mga free naman, pwede siguro yung mga 80-100, lalo na pag nakain eh. Pero hindi natin masasabi guys eh, kasi bago lang ako mag-motor. Minsan hindi mo rin makabi eh. Pag habang tumatagal yung 60 na parang nababagalan ka na. Ito po mga na-widening na siguro. Parang 4 lanes na siya eh. Itong part na ito lumuwan na. Yan o, na-demolition. Actually yung mga building na po ito na ano na yan, na-demolish na. In-improve lang ulit sa harapan niya, yung fasad niya. Parang magmukhang bago. Ayan po oh, may mga yan po siguro mga yan, walang punto kaya hindi na maayos. Sa Naguilan Road po, ongoing din po ang demolition doon. Tulad po dito na marami talagang na-demolish na structure. Yan po, BPWH. So, itong mga yung part left side na yan, yan po yung mga na-whitening. Dito po sa baba, dito papunta po ng Crystal Cave, so diretso lang tayo. Part pa rin po ng Marcos Highway dito, exit niya. Malapit po tayo sa exit, pero hindi na po tayo lalampas doon, mag-right turn tayo, doon na po ang Santa Lucia. Actually, dito po sa Marcos Highway, maraming establishments po. Tulad yung nakikita nyo, may mga vulcanizing shop, may store, may mall rin po rito. So, ayan po. Center Point Plaza. Marami rin pong ano dito, may unit lumber, construction supply. Kompleto po rito, mga tile, may vulcanizing shop.
umaga nitong oras nagsisimula po yung traffic, no? Napansin nyo yung lalo na between 10 to 11 agad lang na traffic talaga. Pero pagdating ng 12 to 1, yan po, medyo free naman siya. So meron po ritong ano rin, dito po yung St. Peter Chapel. Meron din po siya dito ba, may hotels, may mga restaurant. Dito po banda sa left side ko, dyan po yung mga kainan dati ng aso. Kung hindi pa bawal po ang pagkatay ng aso dito po, kung galing dito. Ayan po, Suela Village. Dito na po tayo, right side. So yung mga ibang nagdadahin na truck galing sa Manila, dito rin po sila pumapasok kasi may truck ban sa dyan po sa may Marcos Highway. So dito ang alternative road nila. So pag dire-diretso mo to, lalabas ka rin ng part ng Asin. Tapos papunta ng Nagilian Road, dun po ang exit. Ganda ng araw guys, sana bumulan ngayon kasi usually hapon umuulan sa Baguio eh. Araw sa umaga tapos sa hapon buulan. Pero in the last few days isang lang naman umulan na last week. Itong park guys, marami pa namang pine trees. Pero sa ibang park ng Baguio, kalbo na po. Lalo na yung kiri, puro bahay. Pero may park din na marami pa namang puro. Sa Ganhei, yun po, marami rin puro. So abangan nyo guys ang mga next vlog natin. Nagunahin ko dyan eh, Nice View, Stroger Town. Pupuntahan ko lahat natin yun para ma-check po ng mga viewers kung anong meron doon. So keep updated po, like, share, subscribe po, please support my channel. So dito na po yung matirik ko banda na pababa. Halos maraming ano po dito, accident prone area kasi usually yung mga truck dito nawawalan ng preno. So this area talagang mahilig na diretso kasi pababa. So minsan yung truck bigat niya, syempre ng preno, binigit yung dito po, may mga nadisgrasya po dito lahat. Umiinit po yung preno kaya nawawalan po ng ano. Kaya pag talagang ganitong pababa, dapat po nakaprimera para hindi mahirapan yung preno. Ayun po yung golf course area, pansin niyo po yan. Yan po. Lapit na po tayo. Fine subdivision po yung pupuntan natin. So sikat po na subdivision yan kasi usually mga nakakabili
mga milyonaryo, mga artista, politika, may mga bahay po sila dyan, ganit po sila karamihan nakakuha na. Kailan ko po kung dyan si Manny Pacquiao. Kasi may yun. Dito po nagdagawin si Pacquiao, actually, kung itong daanan natin. Dito po, patapak tayo. Dito po. Good morning, kay Ian Gamboa. Hello. Thank you. Ayan po, pagpasok nito, sabihin nyo lang yung pakilala. Minsan, nangisip po dito. Kaya minsan, pag kunyaring pumasok ka dyan, minsan, sinusundan ka ng mga guard. Ito talagang dunampol ka mo. Kasi minsan may mga pumapasok dito, wala namang kilala sa loob, namamasyal lang sila. So ito na po yung loob ng subdivision. Ito yung mga kalsada nito, may maganda, may lupa. Hindi pa rin siya maayos talaga. So naka 7.1 kilometers na tayo. So from Bonifacio, puro malayo yung panagar. Even 6 lap na ibat. Malayo na po yun. Malayo pa pala ito. So, kung pansinin nyo po guys, golf area at yan po na park, golf area rin po yan. Ang ganda po, no? Parang na-America. Mga bahay rin po rito, magaganda rin. Talagang modern. Yung design ilok lang po yung mga classic. So pag dito tayo sa loob walang mga sasakyan masyado dito yung iba dito nga ng practice dito nga practice ng drive. Ganda rito kasi hindi wala akong nakakalimutan. Saka hindi siya pang walang gamit mo dito pa magpapractice ka talaga. Pinaksal ako dito ng kaibigan ko, first time ko eh. Maraming bahay ng mga celebrities dito sa loob. Pansin nyo guys, wala tayong nasasalubong na sasakyan. Maganda ng mga designs ng bahay dito. Pero paggabi guys, punta kayo rito, parang nakatakot na. Dito, caution golfers crossing. So walang masakit naman tayo. So this way to clubhouse. Ang limit lang po, 40. At kaya may limit din. So,
maganda. Dami. Wow. May green hat. Ayan. Tayo. Ang delikado lang dito guys, kasi nasubukan ko na sa laking sasakyan ko na wala po kami, tapos yung mga asong nakawala malalaki ko kaya delikado. Kung may napasukan kayong sigurado kasi nakakalito yung lugar na halos parang lang kalisado mo kasi humabol pong aso na dalawa. Ang lalaki. Buti sasakyan yung gamit ko. Kasi pag motor, mabibilitan ka ng bilitan yung takbo ng motor ko. So guys, lapit na tayo. Dito na tayo. Yun po yung bahay ng kaibigan natin. Ayun po. Okay guys. Dito na po tayo. Dito ko muna tapusin yung vlog natin. Ay, hindi umano yung preno ko ah. Ayan po yung kaibigan natin, si Ian. Ian Gamboa. Sige po mga guys, tapusin ko muna yung vlog. Salamat po sa panonood. Please support, like, and subscribe and share. Thank you.